Derek, is this your first movie with me ba? Yes po. Or first movie sa lahat? No, this is my second full-length film. First one was called Askal 2010 in CCP. Yeah, and then I have The Short Crossing, which was a finalist in Cinemalaya. And ito po yung first commercial film ko. At saka first full-length, di ba, sabi mo? Yes. Okay. So, how did you come across with this genre and doing this for Viva Max? Actually, it's the same. It's still work. Kung saan mga ano po, for whatever studio, it's still the same. The creative process is the same. Whatever genre it is, for me, you know, work is work po. And even though this is an adult erotic, you know, content, it still came natural to me because I think that you know, eroticism, I think, isn't really portrayed in a good light in our country. You know, it has a bad reputation, but it's part of life. It's part of, you know, sexuality is part of being a human, and there is, you know, there is a big market of that, for that in the Philippines. So yeah, for me po, it was a great opportunity, and I'm just thankful to Viva Max for giving us this project. Thank you, Direk. Ali, pang ilang movie mo na nga ito sa Viva Max? Pang 9 ko na po. Wow, pang Shams. You joined Viva when? Mga... After the pandemic, right? Oo. To 2 years na po sa Viva. Okay. Yung progreso mo bilang sexy actor up to this time, anong mga nabago sa iyo? Siguro po, napakadami kong natutunan eh, especially sa lahat ng mga projects ko. Every time na natatapos yung isang project ko, marami akong natutunan at masasabi ko naman po na I think na nag-grow naman ako sa acting. At syempre, natutunan ako sa mga director ko na kung paano ka magiging magaling na isang aktor. At syempre, sa mga co-actors ko, hanggang ngayon, magkakaibigan pa rin po kami. Nakita kong ikaw talaga ang pinaka-lead actor in this movie. Anong pakiramdam? Kasi in all your previous movies, madalas babae ang main lead, di ba? In your case, ikaw mismo ang pinakabida. Syempre po masaya dahil binigyan ng chance ni Viva, chance syempre si Derek, at saka sa bumubuo po ng production na binigay po sa akin yung lead role dito sa Pintor at Paraluman kasi napakaganda po talaga ng story. Preparation before doing this film? Siguro po, nag-workshop po kasi ako eh. Tapos, nung habang binabasa ko yung script, binabasa ko po muna ng buo, tapos tinatry ko muna i-analyze every time na kung ano yung character ko para pagka nandun na kami sa scene, naipapakita ko yung dapat na hinihingi ni Direk Mark. At kung meron man siyang kailangan na gustong atake, si Direk Mark naman po yung nagsasabi sa akin. Lastly, yung discovery niyo sa isa't isa, Direk Mark as a director and of course, ikaw Ali as an actor. Well, we were fortunate enough to have Ali as our actor. So, ang Viva Max po ang pumili sa kanya. And it turns out, we have very good working chemistry. Ali is a great actor. The rest of the cast, actually, they work really well. And when it came to the shoot, maganda po ang daloy ng production. And in the end, it all came together pretty well. Yes. Si Direk Mark, pag nagano po yan, ang chill niya, ang saya niya lang sa set, talagang cool. Pagka meron siyang gusto na, yun nga po yung mga attack, sasabihin niya na, eto Ali, try mo to, ganito, ganyan. So, lahat dahil sa sobrang gaang katrabaho ni Direk Mark, talagang nagpo-flow ng maganda yung days ng shooting days na.
Thank you. Thank you po. Alright. Maraming salamat. Oo nga, good point, no? Always babae ang bida sa Diva Max. But then now, we have Ali Asisio. Congratulations. Thank you. Okay, moving on po from Rider PH, we have Jojo Panaligan. Follow-up ko lang din doon, Dilek. Madali ba yun i-discuss kay boss na this time lalaki naman ang bida kesa sa babae? Kasi nga bihira yung ganun eh, even abroad. Actually po, that wasn't an issue at all. Okay. It wasn't from the very start, ano talaga, male lead character yung kwento. Mm-hmm. Yung nahirapan po kami was the genre. Kasi ano siya eh, may pagka-fantasy. Actually. Yeah, and it's not a popular genre, especially for, you know, hindi siya gano'ng kamasa. Oh. You know, it's not your usual kind of Viva Max film. Kasi right. May konting magic. Right. Diba? So, we actually had to rewrite the script 4 times until pumasok siya. Okay. And in the end, talagang mas gumanda siya from the original. So, the original was very, ano talaga, medyo lipad na talaga yung kwento. So, we brought it down, made it more accessible, you know, to people, mas ano, relatable. And, yeah, so ever since, a male lead was never an issue. So, buti na lang. I actually find it curious na erotica or erotic, tapos fantasy, kasi di ba ang fantasy more of pambata, di ba? That was intentional para mas lumaki ang maaring manood nito or mag-enjoy. Well, yung habol ko po talaga dun sa ano, pagka-fantasy niya is that it's really a fairy tale story. Because it's about a muse and an artist. So, the muse being a supernatural character, naturally, yung kwento niya led to towards a sort of a fantasy rom-com kind of category. Mm-hmm. No? So, the way I thought about it was, as long as the story works, right. You know, like the sex scenes will support it na lang. As long as it has a good story, pasado siya. For me, at least. So, even if it's fantasy, if it makes sense, if it's about love, if it's about... you know, of course, I wrote in the mindset of the lead character. You know? So, parang from a male artist's perspective, diba? To be in love with a muse that you cannot touch, right. That would make a good premise for a story. So, doon po nang galing. Actually, parang siyang mga 90s movie, eh, no? Yun diba? Tama, ano? Yun, yes, yun tama. So, okay. You got that across naman. Yes. Okay, Ali, paano ka nakarelate sa role mo as artist? Visual artist. Siguro nakarelate ako dito kasi si Tristan, yung character ko doon is frustrated artist siya. So parang kumbaga, ang tagal niya nang walang tumutulong sa kanya, walang nagsusupport sa kanya, which is dito sa dream ko, kumbaga, as an actor, medyo matagal na rin ako to the point na parang gusto ko na rin sumuko, ganyan-ganyan. Until such time na nagkaroon din siguro ako ng masasabi ko ng paraluman at saka si Miss Ida Manzano ng Miss Leones. Siguro masasabi ko na lang ang paraluman ko si Direk Brillante kasi siya yung tumulong sa akin para makapasok ako sa Viva. At si Miss Leones naman ay si Viva for me. Kasi siya yung nag-provide lahat, siya yung nagbigay sa akin ng pagkakataon, ng chance. Kaya ako ngayon nandito. So, yun yung naisip ko pinakamalapit dun sa akin. I can tell and sense na talagang seryoso ka sa pag-arte, ano. Ikaw ba, and kanina kayo ni Nayasa, you're talking about your growth as actor. How do you do that? Do you review your performance, including the sexy scenes you do? At kinikritik mo din ba yun na, I should have? Siguro, lagi ko pong pinapanood talaga, nag-early access po talaga ako pagdating sa mga film ko. Tapos pinapanood ko siya kung ano yung dapat kong improve, may mali ako dito, or may kulang sa gano'n. Para sa susunod na project ko, maipakita ko din talaga yung best ko. Tsaka lagi kong inisip kasi na every project talagang meron pa talaga akong dapat matutunan at lumawak. Hindi lang doon nag-stay. So, yeah. But do you critic even the sexy scenes?
Yes, kasi part talaga siya ng film eh. Kung hindi mo siya, ah, may kulang ako dito. Kung hindi mo ipapakita na maging maganda yung kahit yung sexy scenes nyo, eh, magiging wala talaga. Pero, yun, tinitignan ko rin, pinapanood ko rin. So, minsan pala, na-assess mo din kahit sexy scene kung may kulang? Oo. Oh, talaga? Oo. Oh, okay. Sige. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Very interesting discussion. Ang susunod na mga katanungan ay manggagaling kay Sir Irvin Santiago from Bandera. Ayan, good afternoon. Kay Ali muna. Ali, ano yung pinakamatinding pinagawa sa yung directing? Siguro yung pinakamatinding pinagawa ni Derek, yung times na maglalove scene kami pero kailangan mong umiyak, emotions, kasi hindi talaga kayo pwedeng maghawak eh. Pag nahawakan mo siya kahit the bliss lang, mawawala siya. So, medyo mahirap for me, paano ko ba gagawin to, paano ko ba gagawin yun, maglalove scene pero hindi pwedeng maghawak. So, yun. So, yun po yung haabangan nyo kung paano namin ginawa dito sa Pintor at Paraluman. So, tapos kumusta naman yung mga sex scenes ninyo ni Atina sa movie? Nahirapan ka ba? Hindi naman po siguro kasi every time na meron akong mga love scenes, lagi kong tinatanong yung partner ko na may limitations ka ba? Or kinaklose ko po para hindi ko rin pinapakita na parang nababastos ko sila para maging maganda yung love scene at maging maganda yung kalabasan ng film. Tapos, artist ka nga dito, tapos yung nagpipiliin ka na naman. Sa mga female celebrities natin, kung papipiliin ka, sino yung gusto mong i-paint na? Siguro si... Lalayo pa ba ako? Siyempre si Athena Redna, pero... Aside from Athena. Aside from Athena, siguro Liza Zoberana na lang. Ah, si Liza. Bakit? Anong meron kay Liza? Siguro ano eh, ang ganda niya kasi talaga, tapos para talaga siyang diyosa din eh. Mm-hmm. Ayun. Okay, thank you Ali. Thank you po. Kay Direk naman, last ko na Direk, paano mo in-execute yung mga love scenes nga na gano'n na walang touch or hindi niya pwedeng hawakan yung ka-love team niya, ka-sexy? Sikreto ba Direk? Ano lang, siyempre, dila namin sa, we had an excuse, which is, panaginip lang pala. So, nagsama sila, pero gumising siya sa panaginip. So, sa totoo, hindi niya talaga nahawakan. So, in the film, in the reality of the film, yung nakasama niya, si Ash, the character of Ash. Parang, ano siya, what do you call this? Stand in for Paraluman. Parang yun yung sa kwento eh. Dahil hindi sila magkahawak, they got someone else to stand in for her. Ganun. And a guy, Juan Calma, to stand in for Ali. So parang proxy. Ganun. Yun yung naging ano namin, what do you call this? Solution. Dahil hindi sila pwede magkahawak. Pero syempre, you know, nananarap, nagde-daydream. So may eksena pa rin kami with Athena and Ali together. Thank you, Paul. Thank you. Did you spoil it? No, that was in the trailer. Diba po? That was in the trailer, diba? Kita naman. Yeah, okay. So may other twists and turns pa, of course, to the film. Naaabangan natin lahat. Okay. So sunod po, pakinggan natin from People's Journal, we have Eugene Assis. Take it away. Jake. Good afternoon. And Derek muna. Is it an old script na parang ano, umanalaw, parang ni-revive mo lang or bago lang siya talaga? It was an old idea. Okay. Pero nung dumating po yung opportunity, doon ko lang siya nasulat. Ayan. At saka nag-evolve po talaga yung kwento niya. Dahil it had to be, of course, Viva Max has their demographic. Right. And we had to tone down the fantasy a bit kasi when I write talagang my concepts are very out of this world. So we had to make it more realistic. We had to you know, it had to evolve. And in the end, with everyone's talent and you know, the cast and the crew and
everyone put their effort together, yung kinalabasan po ay mas maganda dun sa naisip ko. So it really was for me a success to have worked with everyone to make the story much better than I decided. Ang gem ba nito, may pinagpagtasyahan ka nung araw na hindi mo siya, hindi naging reality? Actually, well, ano po ako galing eh. Galing po talaga? Galing po ako ano eh, fine arts sa UP. Okay. So yung, ano, meron po kaming subject na figure drawing. And we really have nude figure drawing. Right? And yeah, so for me, it was when I was a freshman. You know, of course, excited na, oh, fine arts, matang drawing. But then, when we're actually there, naging seryoso na, it's, walang malisya, walang ano, walang ganon. It became about art. You know, that's why when we were shooting, for me, it was, you know, work mode talaga po. There's nothing else to it. You know, we're creating art here. So, I wanted Pintor and Paraluma to be aesthetically beautiful, even though it's an erotic film. It's treated in a very tasteful way. That's what I wanted it to be. So, may ano siya, you know, parang it's not your average sexy film. May taste siya. So, when Athena Red was presented to you, ano ba siya? Anong naisip mo? Kaagad na nagustuhan mo siya? Or sana may iba pa? Well, the challenge kasi po is that we're both first-timers. Okay. Yeah, first-timer to direct in a Viva Max film, and her asked to be a leading ano, actress. So we had to go through some acting workshop, and so si Papa Neil helped us with that. He's our acting coach. He helped Athena a lot. No? So when it came to ano, storytelling and the structure of the production, I was more on top of that. But thanks to Papa Neil Tarantino, he helped Athena emotionally with this project, because it's certainly, I mean, it would be a big challenge for anyone to do this for the first time. Diba? Out of nowhere, biglang leading lady, and you have scenes like this. So it takes a lot of courage and persuasion. Yeah, but more importantly, it's, you know, you're burying your soul. And, you know, parang that's what I feel bad about, is because a lot of people criticize these actors. A lot of people criticize these films when they don't see how much it takes to give that sort of performance. So, you know, parang kudos talaga to these actors. Because they give more than a lot of other actors would be willing to. So that takes sacrifice, and you have to be selfless to be able to do that. Dilema talaga na yan ng mga director na akala nila ganun lang kabili. Anyway, curious lang, are you related to the Asisios of Caloocan? Yes po. How, paano? Bali yung father po ng tatay ko, pinsang buo po nila si Lolo Baby and si Lolo Boy. Ah, okay. So, yeah. So may political ambition ka rin in the future? Wala po eh. Okay. Mas naka-focus talaga ako dito sa acting eh, sa dream ko eh. Okay. Okay. Itatanong ko lang yung parang natanong na din kanina, but kasi 9 movies na yung nagawa mo, di ba? So, in 9 movies, how many women have you gone to bed with? So baka madami na po. Hindi kasi kung minsan dalawa-dalawa sa isang pelikula. Dalawa-dalawa sa isang pelikula. So, mga 18? Mga 18. Women? Opo. Dun sa 18 babae na nakalapsin mo, wala ka bang yung naramdaman na talaga ito gusto ko, itong babae? Pag ganyan po kasi, pagdating sa mga projects ko, tas mga nakaka-partner ko, mas tinitake ko talaga siya ng professional eh. Kasi lagi kong pinaparamdam sa mga naging ka-partner ko po na kapag nagpakita ako ng onting-onti man lang ng
tukso or something, mawawala na yung chemistry namin, mawawala, mahihila na siya sa akin, mahihiya na siya, hindi namin matatapos yung yung trabaho, yung film. Kaya as much as possible, inihiwalay ko talaga palagi si yung ako mismo. Pagdating sa mga projects ko. Pero di ba mas realistic kung talagang yung gusto mo siya? Sa akin kasi pag nasa character ako, iniiwalay ko talaga na hindi po ako si Ali. Nandun ako sa character ko na si Tristan. So, yeah. Oh, in other words, wala kang nagustuhan doon sa... Actually, lahat naman sila gusto ko kasi, diba? Lahat po sila. Again, nag-uusap pa rin po kami, nakakapagkakamustahan, ganun. Okay. Pinapatanong Tita Aster if you are in a relationship. Ah, single po ako ngayon. Oh, single. Okay. Thank you. Okay, professional daw talaga si Han. Okay, thank you Sir Eugene for that very thorough interview. Maraming salamat. Okay, moving on to Erwin Ogawa from Anong Ganap. Hi guys, congrats sa new movie. Kay Ali, ang yung role mo is artist, right? How did you prepare for your role? Nag-art class ka ba? Crash course ng art class? Or actually, nag-aral po ako kung paano maghawak ng brush, kung paano yung mga stroke, kung paano rin mag-highlight, mga ganyan. So yun, nabangan nila sa film kung gano'ng ganda yung kalalabasan ng pinag-aralan ko. So walang daya, ikaw talaga yung ano? Ako po. And kay Direk naman, so expose ka sa mga new paintings nung college, di ba? You were saying earlier pa. Saan mong realization na before nung college ka, exposed ka sa nude painting? Right now, dinag-detect ka naman ng mga nude girls naman ngayon. Anong realization or difference, Direk? Actually, it's easier eh. Kasi pag totoong painting session, hindi talaga gumagalaw yung model. And it happened in the past na minsan masyado mainit yung ilaw at nahihilo na yung babae, biglang babagsak na na, you know. It's hard to pose for an artist who's painting, an actual painting. But this, my movement, my kasaluhan, you know, it's more dynamic. It's easier to do kasi teamwork siya, you know. So, but nevertheless, movement is a whole different thing from a still a pose subject, you know. So it also depends on the people you work with, you know, how they how they deal with this sort of scene. Kung okay lang ba sila gawin to or ganito ang pose. So it varies really, but nevertheless I think the cast of Pintor and Paraluman did really well, especially for some first-timers. Thank you. Good luck sa movie. Thank you. Okay, maraming salamat po, Sir Erwin. Second to the last, we have Von Rawet from Tatak Pelikula. After Sir Von, we have Sir Jojo here, okay? Hello po. Hey, Derek. How's your experience working, since you mentioned na first-time movie, Diva Max? How's your experience with working with Diva Max and Diva Artists? Oh, it was definitely an experience to remember. It was so much fun. Wala namang complications or what. Everyone was very open to ideas. Everyone was very lenient also with my ideas. So I think it was an overall great experience. And I, as much as possible, I wanted it to be also a good experience for the cast and crew. So chill lang talaga, you know. We put in the work. It wasn't all relaxed, and diba, there were times na talagang, you know, we had to push it. But overall, it was a very good production. So the creative flow was very smooth, and it all worked out. So it was a great first experience with Diva Max. How about with the artist? Oh yeah, definitely. So, eto, we were just talking kanina about new concepts for new films, and I have some roles in mind already for Ali and the others also.
Yeah, I want to get to know the actors very well so that in the future, you know, I can give them roles and I can work with them again. So, right now I'm stocking up on concepts and stories. So there will be a lot more in the future to come. Mm-hmm. And for Ali naman, since 8 na ba yung films mo with Diwa, how's your experience? Meron ka bang bad experience working with other artists or with directors or something? So far, wala naman eh. Wala pa po akong na-experience na mga nakasama ko. Kasi yun nga yung layo sinasabi na gusto kong maging nice palagi sa lahat ng mga nakasama ko, even with direct or sa lahat, para maging maganda yung flow nung pagtatrabaho namin. Kasi pag nagpakita ka ng kahit na unting attitude or something, maapektuhan po ko si lahat eh. So, yeah, I respect all ng lahat ng mga nagtatrabaho doon, simula sa taas hanggang sa baba. Pantay-pantay po yung tingin ko na parang, yeah, yun. So, thank you. Okay, and finally, let's hear from Pep. We have Sir, we have Jojo Gabinete. Hi, Ali. Hi, Derek. Okay, Ali. Nagsimula ka bilang TV star, di ba? Yes. Anong age ka nung lumabas ka sa Walang Tulugan? 17. Anong screen name ang ginamit mo? Alison po. Alison Asensio. Yun pa rin po yung totoong name ko. Gano'ng katagal ka nag-stay dun sa show? So, mga 2 years lang po, ano? Mm-hmm. 2 years. Tapos, anong reason ba't ka umalis? Parang, that time kasi, kailangan kong tulungan yung mom ko. Kasi siya lang yung nag-work. So, yeah, nagtrabaho po ako ng maaga para makatulong sa kanya. Pwedeng malaman ko anong work? Nag-gano po ako, 7-Eleven, nag-Jollibee ako, nag-hotel po ako. Para makatulong sa mama ko. Tsaka para mapag-aral ko rin yung bunso namin, kapatid. Mm. Yeah. Tapos anong age ka nag-decide na balikan yung acting? Tapos paano nangyari? Parang mga 24, 25 na ako noon eh. Tapos, wala, sabi ko, gusto ko talaga yung acting. So, hindi nag-audition naman ako, nagpumipila ako, pero wala talaga. Sabi ko, tapos hanggang sa nagkaroon ng pandemic, nauso na yung mga social media. Sabi ko, try kong kaya gumawa ng video. Tapos gumagawa ako, marami namang views. Tapos hanggang sa nakita ko ni Direk Brillante, tapos pinakontakt niya ako. Sabi niya, pwede ka bang ma-meet in person? So, pumunta po ako sa kanya. Tapos after nun, mga 1 week pa lang, binigyan niya na po ako ng project sa Viva, with yung Alapa app. Yun po yung unang-una mo. So, content creator ka muna. Oh, ano po, mga video yung ginagawa mo? Kahit ano eh, maripapakiwot yung mga yung uso-uso noon, di ba, para lang mapansin. Yan, so, mga ganun. Aksidente lang na nakita ni Direk. Oo po. May nag-refer lang sa akin, sa kanya, doon sa akin. Tapos, paano kanya na-contact? Sa IG po eh. Meron siyang contact person na parang nag-message po sa akin. Tapos, pwede bang ma-meet ka ni Direk, ganyan-ganyan. At first, sabi ko, la, baka mamaya uso ngayon yung mga ano-ano. Scam. So, yun. Nag-take risk ako doon. Mm-hmm. So, kung di dahil doon, wala po ako ngayon dito. So, ano yung pakiramdam na yung dati mong pinapangarap, natupad after so many years? Siyempre, masaya. Lagi kong inisip na nandito na ako, hindi ko pababayaan na mawala ako. So, every time na nagkakaroon ako ng project, lagi kong pinagbubutihan hanggang sa mapansin. Mm-hmm. Why not, di ba? Yeah. Pwede malaman kung sino mga batchmate mo nun sa Walang Tulugan? Si Sanya Lopez, si Kenchan, si Jack Roberto, si Ren Escanio, sino pa ba yung mga ano ngayon? Si Yas Marta. So, si Tita Aster. Yeah. Nandun po si Tita Aster. Pero hindi kanya natatandaan. Hindi na po ata ako natatandaan ni Tita Aster. Oo. So, kumakanta ka rin tsaka sumasayaw. Thank you, po. Hey, Direk Mark. Direk, kamusta po yung ano? Marami pa rin ba ngayon ang nagpo-post ng nude para sa mga portrait? Katulad yung sa movie? Probably, yeah. Because, I mean, all art institutions around the world, di ba, it's about the human form. Mm-hmm. And I guess that will never really go away. That's art, mm-hmm. right? I mean, the human figure.
will always be there. And I think we have to desensitize ourselves also, because, you know, we have to look at this in a different way. Na hindi ka masasabi. I think that's the first thing that they teach in these art classes, is to look at the model through the eyes of an artist na walang mali siya. So, buti na lang meron pa. I think UP Finer still does that, and I'm sure a lot of other schools still do. Nagkaroon ba kayo na experience to? Yes, ma'am. Yeah, so, sa inyo po, anong mas madaling i-sketch? Yung lalaki o babae? That's actually, yeah, that's a good question. Lalaki mas madali. Because it's more angular, you know, sort of harder curves. Ang babae is complicated because it's smooth and flowing. It's hard to describe. Pero, yeah, women are harder to draw and paint, I think. Kahit sa tunay na buhay. Yes. Marami silang mga moods. Harder to draw and harder to understand. Abstract. Thank you, Direk. Okay, maraming salamat po, Sir Jojo Gabinete. Okay, second part of the Q&A are questions from...